Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, April 18. Ang ebanghelyo natin is Matthew 28:8-15. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Kristong Hari, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, in fear yet with great joy, the women left the tomb and ran to tell the news to his disciples. Talagang isa sa mga bunga ng pagkabuhay ni Jesus is naging misyonero. Yung dati nakaparalisa dahil sa takot. Yung takot hindi nawala. Yung nawala yung pakaparalisa ng takot. At sila po'y naging malakas ang loob na magbahagi ang kanilang karanasan, ang kanilang maging saksi na buhay si Jesus. Siguro difficult to explain, siguro difficult to put into words, but definitely halatang halata sa kanilang kaligayahan. Halatang halata sa kanilang sigla. Halatang halata sa kanilang itinabi yung takot at nakaroon ng lakas ng loob ng humarap kahit kanino at kausapin at ikwento ang kanilang karanasan ng Panginoon. At dahil doon po ang simbahan ay naging misyonero mula sa pool. Dahil naging misyonero, mabot sa ating ang mabuting balita. At siguro isang paalala sa atin, itabi muna ang takot na magsalita, magbahagi, mag-share ang iyong karanasan ng Panginoon. Siguro ngayon, you have the chance right after Holy Week to share yung mga pick-up mo sa Holy Week sa mga kaibigan mo, sa page mo, sa mga social media accounts mo, in the one-to-one habang nagko-coffee kasama mga katrabaho mo o habang nagmamarites kayo ng kapitbahay nyo. Alam mo, gamitin mo yung pakakataon. Magbahagi mula sa puso ang mga bagay na nakatouch sa'yo. Saan nagsalita ang Panginoon straight to your heart ngayong Holy Week at shinare mo ito sa iba at makikita na magiging effective ito. Ang pinaka-effective paraan ng pagiging misyonero ay magbahagi ang personal na karanasan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kung nagustuhan mo ang video ito, share it. Pass it on. Click share, pass to friends, share in your wall, go to group chat. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.